Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong talakayan dito sa Tagasuri! Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay merong dalawang taong nag-uumpugan ngayon sa social media na ating natuklasan. Eh sino kaya itong dalawang ito? Pwede ipapasok na natin yung kanilang kaibigan din, si kapatid na Gabriel D. Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro! Grabe naman, naging friendly pa ako ah. Sino ba yung kaibigan ko na yan? Anyway, maraming salamat po sa Diyos. Ingatan naman po tayo, Panginoon, ang ating Panginoon. Ha? Kamusta po kayo, mga kapatid? Ayan, maraming salamat, Brother Gabriel, ha, sa pagsama mo muli sa ating programa. Pero bago mo na natin simulan, ang isang kakaibang COVID show na ito ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, kapatid na Gabriel, sisimulan na natin ang ating episode. At uulitin na natin, pakisubscribe po ng programa ng YouTube channel at Facebook page ni kapatid na Gabriel D. Guzman, itong Karunungang Katoliko TV. Ayan. At syempre, huwag din kayong magpahuli. Kung may mga katanungan kayo ay i-comment nilang po sa baba o di naman kaya ay ipadala sa ating email address dito po sa factbustersph@gmail.com o di naman kaya mga kapatid ay pwede nyo pong ipadala yan o pwede nyo pong bisitahin ang ating website sa factbusterph.blogspot.com. Ayan, maraming salamat. Ano? At sisimulan na natin kapatid ni Gabriel ang ating episode ngayon. I-reveal ko po sa inyo yung isa sa dalawa na aking gustong sabihin. At yung isa na yon kapatid na Gabriel, ay ang kaibigan nating si SLTV, kapatid na Gabriel. Ayan, ha? Si SLTV. Oo. Eh, naalala mo ba itong si SLTV na isa sa mga grabe kung tumulig sa kay Kaburno? O, ito halimbawa ng, ito yung halimbawa ng kanyang pagtuligsa. Panoorin natin, mga kapatid. Pag binawalan mo kasi lalaki ka eh, kahit yung babae, nangangailangan ka ng ano eh, nangangailangan ka talaga eh, kung talaga ikaw ay tunay na lalaki, maliban lang ko si Kaburno. Siguro hindi nangangailangan yan, ano? Ayan ah, so tayo daw, eh may, wala daw tayong ano, kaligayahan ng pagkalalaki daw. Oo, galing sa bibig niya yan, ha, Brother Gabriel, ha? Hindi yan galing sa atin. Ha? Ngayon, meron pa siyang isang buwelta sa atin, paninira. O, ito, panoorin natin. Ito ni Kaburnok patunayan is... Oh, grabe tawa niya. Subukan mo, Kaburnok. Kasi sinubukan ko na yan.
Anong susubukan? Yung pinaghilamos ko yung sariling ihi nung mayroon akong sore eyes, eh sa awa ng Diyos gumaling. Ayun! Naalala mo mo yun, Brother Gabriel? Ay, grabe ito talaga. Oo, yung sa ano, no? Yung ihi daw, hinilamos daw niya. Kung pinuhin mo yun. Ay, nako, grabe naman. Tapos, hinahamon pa tayo. Akala ko naman kung debate na yung hinahamon niya sa atin. Hindi pala, Brother Gabriel. Yung nga, eh. Oo, oo. O, ngayon, ito naman, ha? O, eh, dahil nga dyan, Brother Gabriel, eh, napatunayan talaga natin na itong si SLTV, eh, talagang isang mangangaral na hindi sa Diyos. Eh, bakit natin nasabi? Basahin natin, kapatid na Gabriel, itong nasa Galatia 5:17, pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Ayan, klarong-klaro, eh, sa kanya, Brother Gabriel, eh, meron siyang ano, sabi niya, pinagmamalaki pa niya, Brother Gabriel, meron siyang ano daw, yung kaligayahan ng pagkalalaki, kasi ako daw wala. Oo. Wala daw ako doon. O, diba? Eh, di okay lang, kasi tayo, may kaligayahan ng Espiritu Santo, diba? Yun. Mm-mm. Yan ang masaklap doon kay SLTV, diba? Bumabalik ngayon sa kanya ang kanyang mga sinasabi, kapatid na Gabriel, o, diba? Oh, ngayon, kapatid na Gabriel, eto ah, eto lang, Brother Gabriel. Naalala ko kasi, Brother Gabriel, noon, ano, eh, marami na tayong encounter kay SLTV sa ating programa, di ba? At alam natin, yes, marami ng beses na sinasagot natin yung kanyang mga paninira laban sa Iglesia Katolika. Hanggang sa, eto ah, hanggang sa nangyari ito, panoorin natin ulit, mga kapatid. My name, Marvin. Na SL, galing naman po ng pangangaral nyo, pwede bang magtanong, totoo bang MCGI member po talaga kayo? Salamat po. Mag-text ka doon po sa, para magkwentuhan tayo kapatid, kung gusto mo talaga akong ma-interview, wag dito sa live, mag-text ka doon po sa messenger account ko, hanapin mo yung Tan Villa. Tan Villa. Mag-text ka doon at doon tayo mag-usap sa private usapan, kapatid, ano? Ayun. So, itong si Marvin Culango, nagtanong pala sa kanyang live streaming, kapatid na Gabriel, sa YouTube channel niya. Yung tinanong, kapatid na Gabriel, kung si SLTV ay MCGI member. Oo. Eh, yung sagot, eh, puntahan daw at i-contact yung Facebook account niya. Yung pangalan daw, Tan Villa. Oo. Ngayon, hinanap ng team namin kasi napanood ng ka-teammate natin itong programa niya. Ano bang natuklasan ng ka-teammate natin, kapatid na Gabriel? O, miyembro nga ba talaga si SLTV ng Members Church of God International? Panoorin natin ito. Po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Ito lamang pong mga Iglesia Katolika ang nagpupumilit na ako'y miyembro ng MCGI. Ayan, so natuklasan natin, akala natin kasi MCGI, kasi nga, itinataas niya palagi si Soriano, kapatid na Gabriel, o, diba? This is until now. Oo, until now, ginagawa niya. O, ngayon, lumalabas, hindi pala siya member ng MCGI. Member pala siya nung samahan sa Pinokok chapter. Ayan, o, ipakita na natin yan, o.
CLG, Church of the Living God, Pinokok Chapter, kapatid na Gampel. Diyan pa na siya, Mepel. Ayan, o, diba? Yan ang masaklap doon. Ngayon, Brother Gabriel, ang mahirap, ito sinasabi niya sa atin eh. Kasi dahil nga sa ating expose, sabi niya, busted daw talaga siya. Panoorin natin yung pag-amin niya na siya'y talagang busted ni Kaburnok. Panoorin natin, kapatid na Gabriel. Na Kaburnok, huwag muna akong kailangan pang asiraan sa mga kapatid na taga MCGI. Oh, yan ha. Ako pa daw yung naninira sa kanya sa mga kapatid sa MCGI ha. Ang ending siya naman talaga yung naninira, ano, Brother Gabriel eh. O, tuloy na nga natin. Busted daw talaga ako. Busted daw talaga ako. Busted daw talaga ako. Ayun, no, di ba? Oh, yan si SLTP, kapatid na Gabriel. Ayan ha. So, yan yung isang tao na tinutukoy natin. So, meron pang isa, kapatid na Gabriel. Alam mo ba, Brother Gabriel, yung isa na yon alam mo ba kung yung isa na yon kung ano yun, Brother Gabriel? Yan ang ating aabangan mamaya. Pero, kung tatanungin si SLTV, eto, kasi, Brother Gabriel, si SLTV, mayroong sinabi nung nakaraan, kapatid na Gabriel. May nagtanong sa kanya kung monetized ba yung account, yung YouTube channel ni SLTV. Ito, panoorin natin ang kanyang sagot. Monetized na po ba channel mo, brother? Salamat po. Ayan. Manood ka na lang ng ibang video dyan, kapatid na Bentot. Yan ang sagot. Panood ka na lang daw ng ibang video. Sinagot ng diretso, no? Oo, yan ang kanyang sabi. O, tituloy nga natin. Makita mo kung ano. Ayan. Manood ka na lang ng ibang video dyan, kapatid na Bentot. Diba? So, yan ang kanyang sagot, kapatid na Gabriel. Iniwasan yung sagutin ng diretsahan ang tanong. Pero obvious naman sa channel niya ngayon, ginagamit niya si Eliseo Soriano, kapatid na Gabriel. At dahil dyan, meron ng hindi nakapagtiis, kapatid na Gabriel, na isang miyembro ng Members Church of God International, kapatid na Gabriel. Sige. Ito na. Sino kaya yung tinutukoy kung yung isa na MCGI member, binuking si SLTV, kapatid na Gabriel. Nako, delikado to. Ito, panoorin natin. Tayong dalawa, Brother Gabriel, kakain na lang tayo ng popcorn, ano? Sige nga. Sino nga ito? Ito, kaibigan namin ni Brother Gabriel ito. Panoorin natin, mga kapatid. Yung mga vlogger dyan na ginagamit yung video ni Bro Eli, pero kung susuriin mo naman, hindi naman siya membro doon sa ni Bro Eli. Hindi siya kanib doon. Hindi, ginagamit na yung video para natin alam, pagkitaan. Alam niyo po, kasi sa panahon natin, no, usapang katotohanan po. Ang social media po, na pag one nagpo-post ka dyan, lalo na sa reel, sa shirt ng YouTube at saka sa YouTube, pag na-monetize ka, may mga overtise, nagkakapira po sila. Mas malaki po yung sahod nila kaysa sa sahod namin, sa totoo. Kaya marami pong gumagawa noon, kahit mga sino-sino lang gumagawa ng mga iba-iba style ng mga comedian. Ang iba ginagamit yung hindi naman nila video, tapos i-upload nila sa kanilang channel, no? Pakungwaring nakikinig kay Bro Eli, pero sa totoo, hindi naman pala talaga sila kanib doon. Yun ay dinadaya nila ilang sarili, no? Yan ay dahil sa pera. Ayun! Grabe yan. Alam mo, magkakampi yung dalawa na yun. Alam mo, magkakampi yun. Ala, Brother Gabriel. Naalala mo ba, Brother Gabriel? Yung dalawang yan, nagsagutan pa sa comment section ito ay pakita natin sa screen. Nagsagutan. Ayan. Diba yan ang video ni Yosuke? Naalala mo ba to?
Basahin mo nga yung title ng video ni Yosuke na to, kapatid na Gapres. Sige nga, matatawa nga tayo. Bakit ayaw ni Kaburnok na pakibuin si Yosuke? Takot ba si Kaburnok masupalpal, ha? Yan ang sabi niya, ha? Oo, ngayon sinagot ni SLTV. O anong sagot ni SLTV? O basahin mo, kapatid na Gapres. O, di ba? Oo. Ang ending, Brother Gabriel, ha? Itong si Yosuke, kinontrang na si SLTV. Ulitin nga natin yung video na yun, kapatid na Gabriel. Nako, SLTV, ha? Dapat sagutin mo itong si Yosuke, ha? Member ng MCDI to. O, panoorin natin ulit. Yung mga vlogger dyan na ginagamit yung video ni Bro Eli, pero kung susuriin mo naman, hindi naman siya membro doon sa yung sa ano ni Broly Ili, hindi siya kanib doon. Hindi, ginagamit na yung video para natin na lang pagkitaan. Alam niyo po kasi sa panahon natin, no, usapang katotohanan po. Ang social media po na pag one nagpo-post ka diyan, lalo na sa reel, sa short ng YouTube at saka sa YouTube, pag na-monetize ka, may mga advertise, nagkakapira po sila. Mas malaki po yung sahod nila kaysa sa sahod namin, sa totoo. Kaya marami pong gumagawa noon, kahit mga sino-sino lang gumagawa ng mga iba-iba style ng mga comedian. Ang iba ginagamit yung hindi naman nila video, tapos i-upload nila sa kanilang channel. No? Pakungwaring nakikinig Bro Eli, pero sa totoo, hindi naman pala talaga sila kanib doon. Yun ay dinadaya nila ilang sarili, no? Yan ay dahil sa pera. Ayun, o diba? Dalawa yung sabi niya. Brother Gabriel, dalawa yung sabi niya. O, kay, kasi si SLTV, sigurado, natatamaan. Kasi ginagamit niya yung video ni Soriano na hindi naman siya membro ng MCGI, kapatid na Gabriel. Hindi kagaya ni Yusuke na member ng MCGI talaga. O, diba? Oo nga eh. Oo, Kaburnok. Buti pa nga si Yusuke hindi gaanong ginagamit yung video ni Soriano, di ba? Pero si Esel, aggressive yung paggamit niya ng video eh. Katunayan, pati yung para maging relevant na lang yung isa sa mga naging topic niya. Di ba, panahon na ni Kibuloy ngayon, gumagamit pa ng video ni Soriano. Oo, at saka Brother Gabriel, yung kanyang gustong sabihin kay SLTV, dahil si SLTV isa doon sa mga vlogger na ginagamit, yung video ni Soriano, kahit hindi naman siya member ng MCGI, Brother Gabriel, sabi niya, una, ano daw, balikan nga natin yun, kapatid na Gabriel. Pero sa totoo, hindi naman pala talaga sila kanib doon. Yun ay dinadaya nila ilang sarili, no? Yan ay dahil sa pera. Ayun, dinadaya daw ni SLTV yung kanyang sarili. At dahil sa pera. Ayun. Ay nako, SLTV. Ano kayo yung sagot mo sa sinasabi ni Yosuke the Vlogger? Sige nga. O, yan ha. No, reaction mo muna, Brother Gabriel, doon sa pahayag ni Yosuke the Vlogger. Totoo na, somehow, totoo naman yung sinasabi ni ano eh, ni Yosuke. Not in a way na agree ako sa kanya. Totoo in a way, Kaburnok, na marami kasi talagang mag-e-expect, Kaburnok, na si SLTV ay member ng MCGI. Ganon. Pero kasi, Kaburnok, kung ikaw ay member ng MCGI, dapat hindi ka gumagamit ng video ni Soriano. Member ka na nun, ha? Unang-una po sa lahat. Bakit po? Meron silang social media summit. MCGI Social Media Summit. Buhay pa si Soriano noon. Dinidiscourage siya mga miyembro na gumawa ng unofficial account at yung pagre-re-upload ng mga video ni Soriano. Kaya nga 'di ba, akala ko noon kasi member siya ng MCGI, diyan ko siya inaatake, sabi ko, bakit niyang ginagawa 'yan kung tunay kang sumasampalataya kay Soriano sa pamamahala doon sa MCGI, dapat 'di ka gumagamit ng video ng MCGI. Ede, na ano tayo, Kaburnok? No, namali pala tayo. Hindi pala member to ng MCGI. Kaya pala ganyan na lang ka-aggressive gumamit ng video ni Soriano. Kasi po, mga kapatid, tignan nyo po, ha, kahit si Yusuke, no, napansin nyo ba gumagamit ng video ni Soriano?
kung gumamit man siguro yan, ubod ng dalang lang. Bakit po? Kasi bawal yun. Lalo na sa panahon ni Daniel Rason, mga kapatid. Ipinagbabawal po yung ganyan na mag-re-upload ng mga video. Bakit po? Kasi ginagamit ng kaaway, mga kapatid. O, kaya yung sinasabi ni ano na yan na ni Yusuke, tama siya in a way na gumagamit ng video ni Surya niyo, pero hindi naman miyembro. Kasi misleading, mga kapatid, eh. Misleading, eh. Kasi kung totoong naniniwala, isa pa, bakit misleading din? Kung totoong sumasampalataya si SLTV sa aral ni Soriano, bakit hindi niya maiwan-iwan yung iglesia niya tapos sumali sa MCGI? Kasi sumasampalataya siya, eh. Diba, sa aral ni Soriano? Eh, sabi po, diba, sa ano, sa aral ni Soriano, yung makisanib ka sa mabuti. Kung alam mo na yung tunay na aral ng Biblia, dapat aanib ka sa mabuti. Eh, ano yung mabuti na yun? Eh, yung samahan nila Soriano, obvious naman na yun yung sagot mismo, eh. Aanib ka sa iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Eh, ba't hindi niya maiwanan yung iglesia niya? So, ang lumalabas, pinakikinabangan lang niya si Soriano. Kunwari, agree dun sa aral ni Soriano, pero for, correct me if I'm wrong, Caberno, for clout na lang, di ba? Clout chasing. Yung nangyayari. Ayun! Oo. Cloud chasing na lang yung ginagawa ni SLTV. At yan daw, ayon kay Yusuke, kapatid na Gabriel, unang-una, dinadaya daw ni SLTV ang kanyang sarili at dahil sa pera. Ayan ha, di galing sa atin yan ha. Oh, hindi galing sa akin at kay Brother Gabriel yan. Galing yan kay Yusuke, the vlogger. Ayun, o oh, diba? Naalala ko tuloy, Brother Gabriel eh. May isang beses, ano, kasi sa YouTube, siyempre, kung halimbawa, kukopyahin mo yung video ng iba at i-upload mo sa channel mo, puputulin mo, tapos mali pa yung pagkakaputol, ilalagay mo sa channel mo, hindi professional editing eh, na pang ano, Brother Gabriel, pang fair use, eh yung ginagawa, dinadaya, kinokopya lang, tsaka lang i-upload ka agad, ano? Eh, alam mo ba, Brother Gabriel, eh si SLTP eh, dati napatawan yan ng copyright strike ng YouTube, Brother Gabriel, di ba naalala mo yon? Opo, yung mga account nyo, no? Yung sa account. Oo, naalala ko kasi yung ating YouTube channel nakadetect nung isang account na kinuha pala yung videos natin, kapatid na Gabriel, at pinutol, inilagay sa kanyang channel, Brother Gabriel. Oo, sa mga videos niya, at inangkin niyang kanya, hindi naman nakapasa sa Fair Use Act, Brother Gabriel, ng YouTube, kaya nagka-copyright strike siya. O ngayon, hugas kamay si SLTV noon eh. Naalala mo ba yun, Brother Gabriel? O ito, panoorin natin at balikan yung tagpong yun. Labas na video, mga kaibigan, ewan ko kung bakit na takedown. I-claim po ni Cabornoc. Ewan ko kung bakit na naging ganun. Talagang ignorante ito talaga sa batas sa YouTube. Kaya nga ikaw, SLTV, baka ang ending, dahil kinukuha mo na naman yung videos ni Soriano nang walang paalam, eh sigurado, baka ang MCGI, iti-take down ka talaga. O yan ang warning sa'yo. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Oo, sobrang ano, no? Aggressive kasi paggamit niya nung ano, video ni Soriano diyan, nalata naman. Almost karamihan ng mga content niya, Cabornoc, eh. Sabihin na nating lagpas ng 95% ng mga content niya puro video na ni Soriano, eh. Parang kung hindi mo alam yung history ni SL, iisipin mo member ng MCGI yan, eh. Pero kung yung isang panatikong MCGI yung titingin niyan, Cabornoc, alam na kagad yung paggamit pa lang niya ng mga video ni Soriano aggressively, at yan pa ay parang religious program din at hindi naman secular, Cabornoc, talagang maiisip kagad na either way, Cabornoc, pag sa mata ng MCGI masama yung ginagawa ni SL, sa mata ng YouTube yung pagkuha-kuha niya ng mga video ng MCGI, eh minsan hindi pa nga fair use. So ang daming mga ano, ang daming kumbaga mali na talaga. Oo.
Oo, at ituloy nga natin yung kaniyang mga, grabe, meron pa siyang pasaring sa atin eh. Hindi naman natin kasalanan, o ituloy na nga natin. Kaya nagkaroon po tayo ng strike, mga kaibigan, dahil doon, hindi ko alam kung anong dahilan bakit na-claim po ni Kabornok yung isang video na aking pinalabas. Gusto po tayong iwala. Kaya medyo nag-iingat po ako, mga kaibigan, kasi nagkaroon po tayo ng strike dahil kay Kabornok, mga kaibigan. I-claim niya yung video na isa, no? So hindi po siya sport, mga kaibigan. So hindi po siya sport, mga kaibigan. So hindi po siya sport, mga kaibigan. Oh, 'di ba? Tayo pa daw yung hindi sport, kapatid na Gabriel. Oo. 'Di ba? Ang ending, Brother Gabriel, eh si SLTV, ito pala yung talagang naguguhan ng video ng MCGI, ginagamit niya lang si Soriano para sa kanyang sariling kapakanan, kapatid na Gabriel. Di ba? Yan ang lumalapas. Oo. Na ngayon, siyang pinupuna ni Yosuke the Vlogger. Ulitin nga natin yung puna ni Yosuke the Vlogger. Gusto ko nang ulitin yun eh. Panoorin natin. Hindi na tayo mag-lecture. Tignan mo ha. Tayo, pahinga lang tayo, tahimik, hindi nagle-lecture. Ito si Yosuke yung ating pa-lecturein kay SLTV. Panoorin ninyo ulit. Yung mga vlogger dyan na ginagamit yung video ni Bro Eli, pero kung susuriin mo naman, hindi naman siya membro doon sa yung sa ano ni Bro Eli, hindi siya kanib doon. Hindi, ginagamit na yung video. Para natin na lang pagkitaan. Alam niyo po kasi sa panahon natin no, usapang katotohanan po. Ang social media po na pag one nagpo-post ka diyan lalo na sa reel, sa short ng YouTube at saka sa YouTube pag na-monetize ka, may mga advertise. Nagkakapira po sila. Mas malaki po yung sahod nila kaysa sa sahod namin sa totoo. Kaya marami pong gumagawa noon kahit mga sino-sino lang gumagawa ng mga iba-iba style ng mga komedyan. Iba, ginagamit yung hindi naman nila video. Tapos i-upload nila sa kanilang channel. No? Pakungwaring nakikinig kay Bro Eli, pero sa totoo, hindi naman pala talaga sila kanib doon. Yun. Yan ay dinadaya nila ilang sarili. No? Yan ay dahil sa pera. Ayan! Pakungwaring daw nakikinig kay Soriano. Naku po. Guilting isa na yun. Hindi lang basta ano nakikinig eh. Nananampalataya daw siya Kabornok eh. Kaya, naku. Oo. Ay, naku naman. E paano ngayon yan? E dati pa naman kayong bromance. Oh. Bromance kayo noon eh. Ayan, no? Oo o, nga diba? Eh. Sinisiraan niyo si Kabornok dati. O, sabi ni Yosuke, bakit ayaw ni Kabornok na pakibuin si Yosuke? Takot daw ba si Kabornok masupalpal? O, eh, isa sinusugan. Brother Gabriel, sinusugan pa. Ang sabi niya, good ayan. Job, bro. Ayan, no? Good job, bro. O, ang ending, Brother Gabriel, si Yosuke pala, eh, dahil alaman niyang si SLTV, hindi pala member ng MCGI. O, hindi pala member ng MCGI ang mokong, eh, nako, nilekturan ni Yosuke, the vlogger. Ayan, ha? paano ngayon yan, di ba, Brother Gabriel? Oo, naku, mahirap yan. Ano kayang mangyayari dyan, ano? Eh, tayong dalawa, eh, mag-aabang kung anong mangyayari. Baka sa susunod, eh, i-expose na ni Yosuke si SLTV dahil, ay naku, abangan natin yung susunod ng mga kabanata, kapatid na Gabriel. So, exciting naman yan. Tayong dalawa, kakain na lang ng popcorn, di ba, Brother Gabriel? At manunood sa kanilang mga pinagagagawa. O, di ba? Sige, baka may madagdag ka pa, kapatid na Gabriel, doon sa nalaman natin sa episode na ito. Well, sa akin, ano lang din ako talaga. Titignan ko kung ano magiging sagutan nung ano nung dalawa, just in case, cabrón. Kasi isang legit MCGI na sabihin na nating fanatic, tapos isang hindi member ng MCGI na semi-fanatic, nagsasagutan. Tignan natin kung ano kalalabasan. Kasi alam ko, Kabornok, hindi lang naman si ano, Yosuke ang ganyan yung kanyang katwiran. Meron ako mga nakikita din na ano eh,
na tawag doon, yung ibang member ng MCGI na galit na galit sila sa mga gumagamit ng ano ng video talaga ni Soriano. For example, di yun nga yung kay yan diyan kay SLTV kasi ano na eh kaburnok eh hindi naman siya member, hindi siya member. So hindi tumatalab sa mga panatiko yung ano yung dahilan ni SLTV na yung dahilan ni SLTV na naniniwala siya kay Soriano, tama yung aral ni Soriano. Bakit? Kasi hindi nga siya umaanib eh. Iyon yung pinakamahalagang panaman sa MCGI na kapag ikaw naniniwala sa aral ni Soriano, dapat umaanib ka sa mabuti, umaanib ka sa MCGI. Ang problema, ilang taon na yung ano na yan, yung channel na yan ni SLTV. Ilang taon na siyang di umano'y naniniwala kay Soriano. Eh, kaya pala kaburnok nung dati eh, sinasabi ko bakit hindi ito nagpe-play ng mga video ni ano ni Daniel Rason, bakit hindi niya sinusuportahan yung debating walang kibuan o yung mga pagsuporta sa aral ni Daniel Rason, yun pala hindi pala member, o, diba? Kaya tuloy kung naiintindihan ko si Yusuf eh, naiintindihan ko si Yusuf kasi kahit ako din naman kung ako member ng MCGI tas ganyan yung pinaggagawa ni SL, unang papasok sa isipan ko eh pinagkakaperahan niya lang si ano si Soriano. Kunwari lang nakikinig, pero hindi naman pala talaga. Kasi kung totoo nakikinig yan kay Soriano, tunay siyang sumasampalataya. Dapat MCGI na siya ngayon. At dapat burado na yung channel niya na yan. At yun ang palagay ko, hindi gagawin niya ni SLTV na burahin niya yung mga channel, lalo na yung mga paggamit niya ng mga video ni ano, ni Soriano, lalo na kung monetize pa, taas ng subscriber count niya. O de, yun yung ano, yun yung aking punto dyan, Kaburno. Ayan, o diba? Kaya, good luck lang sa mga nakikinig dyan na MCGI kay SLTV, ha? Na isang mandurugas talaga yan kasi hindi pa na member ng MCGI pero pinopromote si Soriano na akala mo naman, sumasampalataya talaga. Hindi naman eh. Bakit? Kasi hindi naman siya member ng MCGI, di ba ganun yun, Brother Gapel? Yes, yes, hindi talaga member ng MCGI. At wag niyang ano ha, kaburno kapaka biglang itahilan nito eh. Eh bakit daw ika si ano si Usap-Usap? Hindi, mali 'yun. Unang-una si Usap-Usap, secular 'yun. Debate talaga ang ano ni Usap-Usap University. So kung gumamit man si ano si Usap ng mga video ni Soriano man, hindi para i-promote si Soriano, yung i-promote yung ano. Kumbaga, kung magkakaroon man ng promotion, indirectly lang. Pero ang main purpose ng video, secular yun. Ayun. Pero si ano, si SL, hindi pwedeng ikumpara kay ano, kay Usap. Dahil si SL, religion talaga. May specific na topic talaga si SL. Talagang supporter siya. Kunwari, kuno ni Soriano. Ayun. O, di ba? Sige, ano bang masasabi ninyo sa ating nadiskubre kay Yosuke the Vlogger na pinupunan niya pala si SLTV? I-comment niyo po sa baba, mga kapatid. At yung like ang video din, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Gabor. At kami ang inyong Tagasuri! Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel sa pagsama mo sa atin. At mamaya, siguro sa susunod, kung meron mang mangyayari sa dalawang to, bibilhan na kita ng popcorn. Ano bang flavor yung gusto mo? Cheese o barbecue? Para mag-ready na natin. At kakain na tayo, ha? Oh, sige, sige. Oh, sige, ha? Ay, nako. Oh, good luck na lang, ha? Sige, saan ba tayo papanig? Kay Yusuf, eh? O kay SLTV? Sige nga. Wala. Oh, yung, wala. Oh, di ba? Eh, parehas ka naman. Tawa lang. Oh, patawa na natin kasi, Brother Gabriel, eh, silang dalawa, ayon sa Biblia, ipakita na natin, ha? Oh, sila ito, eh. Yung akala ng mangmang, siya lamang yung tama. O, di ba? Yun. Yan talaga. O, di ba? O, sige na, Brother Gabriel. Bye po, mga kapatid. O, iiyak na naman ito si SL. I'm gonna give my praise to you. Here we go.
Ako po si Kaburno. At ako ang inyong Tadasuri! Tadasuri!